sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkakaisang parusahan ang kamatayan ni Susana. Dahil dito, malakas na umiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila. Hindi ko ginagawa kailanman ang pinaparatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayaw kong mapabilang sa nagbubo ng dugos ng babaeng ito. Sabi niya, tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy sa pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis, walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Paglayo ninyo ang dalawang hukom
at magkahiwalay kung silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanan ng ginawa mo. Hindi mo katarungan ang mga hatol na ginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parusahan ang kamatayan, ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang pinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo." Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Ah, gayon. Buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa at hahatiin ka sa dalawa." Inalayo si Raraon at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inilapit ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit ang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbehan, sabihin mo sa ilalim ng anong puno siya nakita ang inyong pinagbibintangan." At sumagot ang matanda sa ilalim ng punong putol, "Ah, gayon. Pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang tumumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat nililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ang di totoo. Hinatulan sila ng mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanan ng ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang langis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng buong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Ay nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo sila, siya at sila'y tinuruan. Noo'y dinala sa kanya ng mga eskriba at ang mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at gumawa at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Kayo po ba ay totoo? Hindi kayo plastic? Hindi kayo mapagkunwari? Sapagkat may mga tao talagang mga sinungaling. Na kahit nagsisinungaling ay talagang hindi mo mahahalatang nagsisinungaling sapagkat napagagaling magsinungaling. At meron din naman mga tao na hindi marunong magsinungaling. Diba? Nagsasalita pa lang, nagsasabi pa lang, alam mo nang nagsisinungaling sapagkat hindi talaga sanay at hindi marunong. Pero talaga ay mayroong mga tao na huwad, mga hindi totoo. Napakahira para sa kanila ang tanggapin at mamuhay sa katotohanan. Ipinakita mo na, pinaliwanagan mo na kung ano ang totoo. Ayaw pa rin tanggapin at paniwalaan. At maraming mga tao ang patuloy na nagbubulag-bulagan sa katotohanan at mas pinipiling mamuhay sa kasinungalingan. At marami rin ang patuloy na nagpaparatang. At marami rin ang nagpapakalat ng kasinungalingan, nagpapakalat ng mga hindi totoong balita, mga paninira sa kanilang kapwa. At napakinggan po natin sa unang pagbasa ang nangyari kay Susana. Siya ay napagbintangan. Pinagbintangan siyang nakikiapid, nakikipagtalik. At pinagkaisaan siyang parusahan ng kamatayan. Ngunit dininig ng Diyos ang kanyang dasal at siya'y napawalang sala at naligtas sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Nagtagumpay ang katotohanan. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Sa ating ebanghelyo, napakinggan naman natin ang kwento ng isang babae na nahuling nakikiapid. At nais ng mga tao na siya ay mamatay sapagkat noong mga panahong iyon, ang isang babaeng nahuling nakikiapid ay nahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagbabato.
Kaya ang sinabi ng Panginoon, dahil kinukulit siya ng tao kung anong dapat gawin, sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato. At unti-unting umalis ang mga tao simula sa pinakamatanda. Mga minamahal ko mga kapatid, wala namang perpektong tao. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin, nahahayaan na lang natin yung sarili natin na mamuhay sa kasalanan. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para maging mabuti. At tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus na huwag maging mapanghusga sa kapwa. Dapat marunong tayong magpatawad. Dapat marunong tayong magbigay ng pagkakataon sa ating kapwa. At higit sa lahat, huwag tayong magpaparatang ng mali. Huwag tayong manghuhusga sa ating kapwa. At ngayong panahon ng Kwaresma, sikapin natin na huwag na tayong mamuhay sa kadiliman. Lumayo tayo sa pagkakasala. Huwag magpapakalat ng kasinungalingan sapagkat ang bawat kasalanan, ang bawat kasinungalingan, ang maling paghuhusga ay may karampatang parusa. Maaring may mga pagkakataon na nakakalusot tayo, pero ito'y ikapapahamak pa rin ng ating kaluluwa. Kung paano tayong pinapatawad ng Diyos, kung paano tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para magbago, sana maging bukas din tayo sa pagpapatawad sa ating kapwang nagkasala sa atin. At lagi nating tatandaan, kung tayo man ay pinararatangan ng kasinungalingan, kung may mga tao man na naninira sa atin, huwag tayong matatakot dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong nananalig sa Kanya. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo'y sunod sa utos mo, nalulugod akong labis, imasukat ang galak ko. Sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galaknawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat dito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalamut ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Kami ngayon ang aming kakalin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit. Punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may mga sakit na pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesus na ating kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksin naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesukristo, ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos sa mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng privacy information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas na Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po. San Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po inaanyayahang mong umpisal at magsisi na ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo na hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay na mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat inaanyayahang magnilay at makiisa sa pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.